Opinyon ko lang sa kasasabi ni PRRD ng negative kay PBBM, kaya ang tao na lasong isip na masama si PBBM, I agree. Alam nyo, kung hindi nagbitiw ng salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng week ng gumagamit ng cocaine at kung ano-ano pang negatibo kay Pangulong Rodrigo, kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan ang magiging mindset ng mga DDS na anti-Marcos. Lahat ngayon ng mga sinasabi nila, ang may kasalanan dyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na tayo magplastikan, mga tol. Lahat ng mga ibinabato ngayon ng mga anti-Marcos na DDS dahil sa sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po ng pananaw ng ating Pangulo pagdating sa ICC, kayong mga imperialista, huwag po kayong makialam. Tapos na po ang imperialism, parang ganoon yung gusto pong sabihin ng ating mahal na Pangulo. O pakinggan po natin muli ang sinambigyan ng ating Pangulo. Hey, good morning, Mr. President. What is your position on the plan of the International Criminal Court to investigate former President Rodrigo Duterte over his war on drugs? My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Yon, maliwanag ang pahayag ng ating Pangulo, ah. We cannot cooperate. The President will not cooperate sa ICC. We are a sovereign nation and we are not a colonist anymore from this former imperialist. O, di ba? Kaya dito, yung weak president, ipinagtatanggol yung strong president. Nakatatawa lang talaga, no, mga tol, kasi ang mga DDS na anti-Marcos, talagang ayaw nilang tigilan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero eto ngayon, yung pinagsasabihan nilang mahinang presidente, nagtatanggol doon sa kinikilala nila ng malakas na presidente. Kung talagang strong presidente, dapat harapin na lang yung ICC. Pero syempre, tayo naman ay sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya naman, syempre, suportahan po natin yung kanyang paninindigan na huwag pong papasukin dito po ang ICC. At kaugnay po niyan, syempre, ang ating Secretary of Justice, nakikinig din po yan sa ating mahal na Pangulo. Kaya naman, sa kanya pong pahayag, talagang pinaninindigan niya din na hindi dapat manghimasok ito pong ICC dito po sa ating bansa. Pakinggan po natin ang balita naman kahapon at tungkol po dyan sa pagsuporta nitong si Secretary Remulla na huwag papasukin ang ICC dito po sa ating bansa. Naniniwala si Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla na nahahaluan na ng politika ang International Criminal Court o ICC. Kaya naman tama lamang ang naging hakbang ng ilang mambabatas ng Kamara na idepensa si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pag-uusig nito. Yan. Nadinig natin ang balita. Naniniwala siya na tama lamang din ang naging hakbang ng mga mambabatas sa Kongreso at saka sa Senado para po magdepensa, manawagan ng unequivocal defense para po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte in a form of resolution. Hindi po yun batas, resolution po yun. Ang ibig sabihin na pagkasunduan po nila na silang mga pumirma ay
nagbibigay ng pagsuporta para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin po natin una noong February 16 kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang balita noong February 16, 2023. House members led by former President, now Senior Deputy Speaker, Gloria Macapagal Arroyo filed House Resolution 780 urging the House of Representatives to rally behind former President Rodrigo Duterte against a possible investigation by the International Criminal Court. Kung hindi po tayo nagkakamali, 19 po silang kongresista dito na outspoken sa publiko na talagang sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, 19 legislators filed House Resolution 780 called a resolution in defense of former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines against investigation and or prosecution of the International Criminal Court, which called on the House of Representatives to declare an equivocal defense of former President Rodrigo Roa Duterte. Lilinawin lang natin mga tol, hindi po ito batas ha, kasi may mga manonood po tayo na iniisip batas po ito. Hindi po, it is a kind of resolution na napagkasunduan nga po nila na magbigay po ng open support sa ating dating Pangulong Duterte. The resolution underscored that former President Duterte believed that the widespread, serious, and rampant illegal drug problem that has infected every nook and corner of the country is an existential threat to the country's social fabric. Okay, it also added that Duterte was convinced that fighting illegal drug is a prerequisite for achieving genuine growth and prosperity. Pero alam nyo mga tol, ito pong pakikipaglaban po sa illegal na droga is, ika nga, inherent po ito sa isang pangulo. Hindi na nga po dapat ito ang sentro ng gobyerno eh. Ang naging problema lang kasi nung nakaraan, masyadong nag-focus dito ang nakaraang administrasyon. Kaya yung ibang sektor po ng lipunan po natin na pabayaan. O, totoo na tumahimik panandalian kasi natakot ang tao. Nakatulong din sa pagtahimik ng bansa yung pandemic. Not necessarily yung war on drugs alone. At kung titingnan po natin ang war on drugs, bloody po talaga ito. Hindi maikakaila na madugo po ito. At siguro kung meron mang pagkukulang diyan, hindi naman ang International Criminal Court ang maglitis kung hindi ang Philippine Court. Sa ganyang pagkakataon, kailangan lamang ilabas yung mga ebidensya na maaaring mag-ugnay dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi tama naman si Congressman Ace Barbers na kung walang direktang ebidensya na mag-uugnay kay Pangulong Rodrigo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, paano siya mapapanagot sa batas? Basically, ang mga pagpatay ay naka-involve po na kaso dyan, murder. Ang hirap naman palabasin sa harapan ng publiko na principal by inducement itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang pagbabasihan lamang is pronouncement niya na I will kill you. Ano, if you engage in illegal drugs, I will destroy you. I will kill you. Ganun yung mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte. Kaya parang lumalabas tuloy sa sapantahan ng iba, parang inuutusan niya ang mga sundalo at kapulisan na maging marahas sa pakikipaglaban sa illegal na droga. Pero kung titingnan niyo din, parang cambio abante atras, abante atras ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Sasabihin niya na I will kill you, destroy them, I will pardon you. Tapos bigla niyang sasabihin niya na after a while na you must engage in a justifying act lamang. Ibig sabihin, kung walang aggression na nangyayari and technically speaking, unlawful aggression sa part ng mga suspect, the police should arrest peacefully should arrest reasonably yung suspect. Pero hindi po ganoon yung nangyari kasi alam nyo, ang nakakapagtaka doon sa war on drugs na yan is that sa dinami-dami po ng mga naaresto sa kasalukuyan,
more than 30 billion pesos ang na-aresto combined na po yan noong 2022 sa illegal drugs. Pero more than half of it sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And 30,000 of arrested individuals engaged in illegal drugs ay halos lahat buhay. Wala naman pong namatay. Meron mangilan-ngilan lang pala merong namatay. Pero mangilan-ngilan lang po sila. Hindi po abot ng 50 ang namatay simula po nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, dito po sa pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, in the first 3 months pa lamang ng kanyang pamumuno ay libo-libo na kagad ang namatay. Parang napaka-imposible, di ba, na ang tatapang naman ng mga suspect noon lumalaban, samantala ngayon mga duwag ang suspect. Baliktad, kung kailan mabait ang Pangulo, saka naman duwag ang suspect, hindi nang lalaban. Kaya merong talagang malaking indicators na there is something wrong in the previous war on drugs ng Duterte administration. Yet, it is yet to be seen. Ano? Kailangan kasi may mga ebidensya para mag-link dito kay dating Pangulong Duterte. Otherwise, ang dapat sisihin ay ang mga kapulisan at ang PDEA. Kasi sila po yung primary agency dyan. In fact, ang PDEA ang lead agency at sinuportahan na lamang ito ng ating kapulisan dahil din sa panawagan ng ating mahal na Pangulo sa War on Drugs. Ang mga katotohanan kasi dyan, mga tol, na hindi nyo alam at hindi ko naman pwedeng sabihin dito, there is something wrong in the past. Ano? Ako po ay dating police at alam ko yung naging kalakaran. And I have been part of that drug war noong 2016. Naging bahagi po ako niyan pero hindi ko pwedeng sabihin sa harapan ng publiko kung anuman yung mga nalalaman ko dyan. Ngayon, pwede ba akong tumistigo? Hindi po pwede kasi wala rin akong personal knowledge sa mga nangyayari. At the same time, yung nalalaman ko is hindi rin po magiging admissible as evidence sa korte. Kaya in short, hindi rin kapakinabangan kung ano man yung nalalaman ko para po sa determinasyon ng katotohanan. Kaya ang pagbabasihan talaga dyan, mga ebidensya na pwedeng gamitin na maaaring mag-link sa mga police at Philippine Drug Enforcement Agency agent na nung panahon na sila po ay nakipaglaban sa illegal na droga, ito po ang totoong nangyari. Ano ngayon ang mga magiging basihan dyan? Ako, ang nakikita ko na lamang na magiging basihan is testimonial evidence saka documentary and syempre kasama na rin po yung object physical evidence. Like for example, yung mga forensic examinations na maaaring isagawa doon po sa mga remains kung pwede pang ma-exhum itong mga ito, yung makukay muli tapos examinin ng forensic expert nang malaman kung ito ba talaga ay nagkaroon ng panlalaban o pinatay in the process of arresting them, ano? At mapakahirap po niyang patunayan maliban na lamang kung meron talagang direktang ebidensya na magsasabi na yung mga pulis na yon ay may kasalanan o wala doon po sa, o may kasalanan doon po sa pagkamatay ng kanilang mga suspect na nanlaban di umano. Alam nyo, ito na rin, maidagdag ko na lang din, hindi porke tapos na ang panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakalipas na ng ilang taon ang pagkakapatay sa mga umano'y panlalaban ng mga suspect na yan, eh natatapos na yung kaso. Kapag ka merong ebidensya na bumulat-lat sa harapan ng publiko, ito ay talagang kapanipaniwala at admissible sa korte. Ang prescription po kasi ng krimen for murder ay 20 years. Ano po ang ibig sabihin ng prescriptions of crime? Ito po yung karapatan ng Estado na i-prosecute ang isang taong nakagawa ng krimen sa nakalipas na mga panahon. Kailan nagsisimula ang prescriptions of offense? Upon the discovery of the crime. O kaya, upon the filing of the necessary charges against the respondent. O dyan, magsisimula po yung prescriptions ng offense. Pero hanggat hindi nalalaman, for example, na merong nangyaring krimen, akala nanlaban eh. Tapos
Kinalauna na pag-alaman na hindi pala ng laban, pinatay pala, nilatag, sabihin, yun yung mga terminology na, na layman's na ginagamit sa uniform organizations, nalalatag, nasesenaryo, ganun yung mga binibintang sa mga pagkakataon na yan. Rub out. Kapag nalaman, nalalatag, nasenaryo pala, na rub out, tapos may mga ebidensya, pwede pa rin sampahan ng kaso kasi hindi nagsisimula yung prescriptions of defense. Kahit yan po ay tumabot pa ng 10 taon. Ngayon, kapag nalaman na, nagsimula na yung prescription of offense, ibig sabihin ba noon, hindi na pwedeng magkaso? Pwede pa rin within 20 years, lalong-lalo na ang murder. Lahat ng pagpatay ay ang prescriptions po niyan ay 20 years dahil afflicted penalty po kasi yan. Ano ba yung afflicted penalty? Kung babasahin niyo po yung revised penal code, nakalagay po yan sa Article 25, 26, 27, yung reclusion temporal, 12 years and 1 day, and 20 years, tapos yung reclusion perpetua is 20 years and 1 day to 40 years, afflictive penalties po yun. At lahat ng mga afflictive penalties ay prescribed in 20 years. Kaya ang hirap dito, nagkaroon ng parang kapanataga ng loob ang ilang mga law enforcement agent natin noon na backup naman tayo ng presidente kaya walang problema. O, sa sinasabi naman ng Pangulo, I will pardon you. Eh, ang tanong, mapapardon ka ba ng dating Pangulo? Hindi na kasi wala na siyang authority to do so. Ano? And wala pong napardon sa mga na-engage yan po sa controversy na yan sa bloody war on drugs. Lahat nakasuhan at lahat po napinahan. Kulong na yung iba sa New Bilibid Prison. Ano? Dahil po sa ipag-aakala nila na tama yung kanilang ginagawa. Like for example, doon kay Kian De Los Santos, si Kian De Los Santos ay sinasabi pinatay pero hindi naman pala sinasabing lumaban pero ang katotohanan pala pinatay. Yung magkasama na itinapon sa Caloocan saka sa Bulacan, kinalauna na pag-alaman na pulis pala ang nang torture at pumatay. O, yung isang pulis in the process sa trial, namatay na, nagkasakit yata yun. Eh. Tapos yung isa, buhay pa siya na ngayon yung nakatulan ng life imprisonment. So, walang nagawa yung dating Pangulo na ipardon sila. Dahil unang-una, hindi rin sila mapapardon dahil alam ng tao na mali yung ginawa nila. Kaya yung pagsasalita ng mga dating Pangulong Rodrigo Duterte, ng mga pagmumura, I will back up you, di ba? I will support you, I will defend you in court. Wala yun. Lahat po yun is rhetoric lamang. At hindi po kayo mapoprotektahan ng dating Pangulong Rodrigo dito. Pero yun ang katotohanan doon. Kaya kung naniwala sila, nauto sila. Ngayon, balik tayo rito. Ang isa pang mambabata sa isa katauhan naman po, nitong si Senator Robin Padilla. Kahapon siya din po ay nag-file ng resolution diyan po sa Kongreso. Sa balita po na ito, Padilla files resolution backing Duterte versus ICC probe. Aside from the resolution filed by Congress, Senator Robin Padilla on Monday filed a resolution in the Senate seeking to defend former President Rodrigo Duterte from International Criminal Court investigation and prosecution. In his filed resolution, Senate Resolution 488, Padilla sought to declare an equivocal defense of former President Rodrigo Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, in any investigation or prosecution by the ICC. Almost parehas lang doon po sa objective ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Copy-paste na halos ano, yung kanilang resolution. He also stressed that the country has a functioning and independent judicial system. Dito I agree, ano? Tayo naman, katulad ng paniniwala ng Pangulo natin, full functional naman ang ating criminal justice system at hindi po dapat makialam ang International Criminal Court sa ating bansa. The lawmaker also mentioned that Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said, "They are insulting us," and described the case as totally unacceptable following a panel of judges at the ICC
in The Hague approving the Office of the Prosecutor to resume its investigation into alleged crimes against humanity in the Philippines. Ngayon, ang purpose nitong dalawa na ito, mga tol, para na rin sa kalinawan ng lahat, ay resolution lang ito. Hindi po ito batas. Hindi. Magkaiba po ang resolution sa batas, mga tol. Ano? Ang resolution kasi is meron lang silang ni-resolve na isang circumstansya na maaaring pagdesisyonan ng mga miyembro nito. Like sa Kongreso, sina former President Gloria Macapagal Arroyo at saka yung 18 pang mga kongresista, ang napagkasunduan nila ay katulad ng napagkasunduan sa Senado, magbigay po ng suporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po yan mandatory sa lahat. How many senators do we have? 24. At yung mga hindi pumirma sa resolution na yan, hindi naman sinasabi na hindi sila nagbibigay ng pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero malinaw na ayaw nilang sumausaw doon sa resolution na ginawa nitong si Senator Padilla. At ganun din naman yung mga kongresista na hindi po sumama sa pagpirma ng resolution para idepensa ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In short, mga tol, may kanya-kanyang desisyon ang mga senador at kongresista whether they will support or not the former President Rodrigo Duterte. Ngayon, sa ating mga manunood, sa makakapanood pa ng live streaming na ito, meron po akong tanong sa inyo. Kayo po ba ay sang-ayon sa pagdepensa ng mga senador at kongresista dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mali pala yung spelling ko. I-correct ko lamang yung spelling natin dito. Pagdepense kasi nakalagay. Pagdepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang inyong opinion sa pagkakataong ito? Ako, kung tatanungin niyo ako, hindi ako agree sa ginawa ng mga senador at kongresista on the premise na ito ay dinala po nila sa isang resolution. Ano? Pwede naman kasing magpahayag ka na lamang ng suporta. Eh parang pagka meron pa kasing resolution, eh parang nangihimo ka pa sa iba pang mga kongresista na sumama sa inyo. Eh, yun naman ay aking opinion lamang. At wala namang mali sa kanilang ginawa, mga tol. May mga kume-question kasi sa legalidad daw ng ginawa ng mga kongresista at senador na ito. Bagamat ako ay hindi abogado, pero wala akong nakikitang illegality diyan sa hakbang ni Robin Padilla at sa kani dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Karapatan po nila yan bilang isang senador at bilang kongresista na magpahayag kung ano po yung kanilang mga saloobin. Ang sa akin lamang, mas maraming priority na dapat unahin. Hindi na kailangan unahin pa yung ICC na yan. After all, alam naman ng publiko kung ano po ang stand ng ating gobyerno dyan. Eh. Sabi nga ng ating gobyerno is ipapa-aresto kapag ka nagpumilit itong mga panel of prosecutor na pumasok dito sa ating bansa para imbestigahan ang bloody war on drug ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. O diba doon pa lamang dapat magtiwala na sila. Ano? At kasi nasasayangan ako sa oras. Sabi nga nila, masyado silang busy diyan sa Senado saka sa Kongreso. Tapos, pagsasayangan pa nila ng oras ito. Ano? O masasaktan yung mga DDS na anti-Marcos sa sinasabi ko kasi para sa kanila talagang karapat dapat depensahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ko, sa inyong mga DDS na anti-Marcos, hindi na kailangang depensahan kasi strong president ang tingin nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapang. O, para saan pa? Para depensahan siya. Di ba? Sobrang strong nga eh. Sobrang matapang eh. Kayang-kaya niya nang idepensa yung kanyang sarili. Hindi na kailangan pa ng depensa ng Senado at saka Kongreso.
Dapat makontento na nga kayo sa ginagawa ng gobyerno na ang liwaliwanag ng sinabi ng ating Pangulo dito kanina. No? Hindi magbabago ang kanyang posisyon sa ICC kasi we are a sovereign nation and we are not a colonist anymore from this former imperialist. O, diba? Dapat paniwalaan nyo yung weak president. Talaga kayo. Biruin nyo yung weak president, yung nagdidepensa sa Senate sa strong president. Naalala ko tuloy si Dante Maravillas. DBM! O, diba? May ganun-ganun pa siya sa pagbablog niya eh. Nakakatuwa, di ba? Si BBM, ang ating Pangulo, weak president. Pero ipinagtatanggol ang strong president. Pagka strong president, hindi na kailangan ng tulong ng Kongreso, ng Senado. Anak ka ng teteng na yan, strong president na eh. Dapat doon pa lamang, sa posisyon nyo pa lamang, nagtitiwala na kayo sa strong president eh, na hindi siya kayang pakialaman ng ICC. Ano ba ipinagkakatakot ninyo kapag ka nakapasok dito ang ICC? Ako, sa totoo lang, ang issue lang dito, sovereignty eh. Diba? Yun lang ang issue dito. Hindi muna issue yung kung meron bang ginawang mali ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paniniwala ko dito, kaya ayaw papasukin ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil meron tayong sariling soberanya na dapat irespeto ng ibang bansa. Pero it doesn't mean na si Pangulong Bongbong Marcos hindi naniniwala na walang kasalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte nor naniniwala siya na may kasalanan ito. Wala pa tayong alam diyan sa bagay na yan. Eh dapat patanong siguro si Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, ito kunyari lang, kayo ba'y naniniwala na merong dapat panagutin sa bloody war on drugs ng nakaraang administrasyon? Tingin ko naman ang magiging kasagutan diyan ni Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling itanong sa kanya. Eh, the rule of law should prevail, di ba? Ibig sabihin, dapat irespeto ang batas. Kapag ka merong reklamo at merong kaakibat na ebidensya ang pagre-reklamo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh dapat tinggin ito at alamin kung siya po ba ay may kasalanan o wala. Tandaan natin, hindi na Pangulo ang strong president ninyo. Ang Pangulo na ay ang weak president. Kapag ka nagkaroon ng investigasyon, eh hindi naman yung weak president ang maglilitis kung hindi ang katumbas ng kanyang branch sa gobyerno na judiciary, branch of the government. Pero siyempre, ang magpo-prosecute eh ang ehekutibo. O iimpluwensyahan ba ng Pangulo ang prosecution kung sakaling sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tingin ko hindi po. Hindi makikialam si dating si Pangulong Bongbong Marcos diyan kasi alam nyo, ang isa sa gusto ko kay Pangulong Bongbong Marcos, nananatili siya sa kasalukuyan at sa hinaharap. Hindi po siya nag-iisip ng nakaraan. Sabi niya sa kanyang inaugural address, nandito ako para sa kasalukuyan at para sa hinaharap. Ibig sabihin, kung may nagawa kang pagkakamali, hindi niya pagtutuunan ng pansin yun. Pero it doesn't mean na yung nagawa mong pagkakamali ay hindi mo dapat pagbayaran. Meron kasing proper forum para doon. Ano? Yon ang korte at hindi iyon trabaho ng isang pangulo. Sana kahit paano mga tol, yung live streaming natin na ito, nakuha nyo yung intention natin sa oras na ito. Ano ba yung buod ng intention natin? Ang pangulo ay in fact, hindi weak president. Siya po, kaliwa sa paniniwala ng mga DDS na anti-Marcos, ay strong president. Dahil sino ba naman ang merong paninindigan ng Pangulo laban sa pambubuli ng China, laban sa impluensyang pinapagana ngayon ng ICC. At igit sa lahat, walang strong man or president na nagme-melt down na kapag ka nakikriticize, magmumura at hindi na kayang i-handle ang situation sa harap ng publiko. Si Pangulong Bongbong Marcos, kayang-kaya niya. Kahit gaano mo siya i-criticize, hindi mo makikitaan ng emotion
at nananatiling napakakalmado. Yan ang strong president. Bakit? Alam nyo ang dagat? Kapag ka malalim, mas tahimik. Pero mas mapanganib. Ang isang mababaw na karagatan, napakaingay. Pero alam na alam mo na humahampas lang yung ingay sa dalampasigan at hindi iyon nakakatakot. Kasi alam mo kung ano ang gagawin mo sa isang alon na humahampas sa dalampasigan. Pero hindi mo alam ang gagawin mo sa isang napakatahimik at malalim na tubig. Dahil anytime pwedeng magbago ito at napakapanganib. Diba? Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.